Ikasiyam ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng linggo ng Pentecostes. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng Sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna at sinabi niya sa kanila, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. At muli niyang sinabi sa kanila, "Sumayin niyo ang kapayapaan. Gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, gayon ko rin kayo ipinadadala." At pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan nino man na inyong patawarin, at pananatilihin naman sa sino man ang inyong panatilihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ayon sa Espiritu Santo, kubkub ng kadiliman ang mga apostol bago magpakita sa kanila si Kristong muling nabuhay. Wala silang katiwasayan habang nagtatago sila sa mga otoridad. Kahit ikinandado nila ang mga pintuan, nababalot pa rin sila ng pagkatakot at pangungulila. Nangingibabaw ang matinding kawalan dahil sa pagkamatay ng kanilang dakilang guro at bunga niyon, gayon din ang pagbagsak ng lahat ng kanilang mga pangarap at ambisyon. Kaya naman, nais magpakilala agad ni Kristong muling nabuhay sa kanyang mga alagad para ibigay sa kanila ang kapayapaan. Gagawin niya ito sa pagpapakita ng kanyang mga sugat na dulot ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Magsisilbing patunay din ang mga sugat na ito sa kanyang pagtatagumpay at kamatayan. Di kalaunan, isusugo ni Jesus ang kanyang mga apostol sa buong daigdig at ang kanyang mga maluwalhating sugat ang magbibigay katiyakan sa tagumpay na tatamuhin ng bayan ng Diyos. Bukod dito, ibibigay ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo na magpapanibago sa mga duwag na mga tagasunod hanggang sila'y maging mga matatapang na mga apostol. Inaalala natin tuwing Pentecostes ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostol. Nang itapat ni Lucas ang kaganapang ito sa Pentecostes ng mga Hudyo, ipinapakita niya kung paanong pumapaibabaw ang Espiritu Santo sa batas ng matandang tipan. Sinasabi ni Lucas na mula sa araw ng Pentecostes, ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag at maglilinaw sa mga batas. Nang ilarawan ni Lucas ang Pentecostes tulad sa hagunot ng hangin at mga dilang apoy, binibigyan din niya ang makapangyarihang pagkilos ng Espiritu Santo at ang positibong pagbabagong hatid nito sa buhay ng mga apostol. Hindi pahapyaw ang pagbabagong naganap sa buhay ng mga apostol, kundi tulad ito ng isang unos na nagdulot ng isang daluyong. Malaki ang tinawid ng mga apostol mula sa pagiging mga makasarili at ambisyoso hanggang sila'y tunay na nakapaghandog ng sarili. Ang luma nilang buhay ay sinunog ng apoy ng Espiritu Santo at sumibol ang bagong buhay hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para rin sa buong iglesia. Totoong kumikilos ang Espiritu Santo sa mga tahimik na paggalaw nito sa ating puso. Ngunit sa sandaling pakikinggan nating mabuti ang kanyang inspirasyon, ang pagtalima natin ay baari ding magdulot ng daluyong sa ating buhay. Kung pababayaan natin ang Espiritu Santo na hawakan ang buong buhay natin, tuturuan niya tayo ng maraming mga bago at kamangha-manghang bagay. Kailangan nating subukang bumitaw sa lahat ng mga bagay kung saan tayo ligtas at pamilyar
at matuto tayong yumakap sa mga bago at hindi pa nasusubukang landas kung saan tayo inaakay ng Espiritu Santo.